Parang nag-jump yun na sa tuwa ang coach ng kalaban. Babanata na sana ni Chris Ross ang import ng Cambodia. Pagod na pagod sa init si Brownlee. Muntik pang malagay sa peligro ang players ng Gilas. Napikon si Arvin Tolentino nakipag-headbutan sa import. Dito na ng Gilas Pilipinas sa SEA Games kontra sa host country ng Cambodia na desperadong manalo mga bro sa turneo. Paano ba naman gumawa ng sariling rules? Apat na naturalized import ang nakaline up sa kanila. Yung tatlo doon ay naglaro pa sa 3x3 kung saan nasilat pa sa atin ang gintong medalya. Nabawasan pa ng isang player ang Gilas, out si Calvin Oftana due to injury. Dahil yan sa pangit na flooring ng arena, miski etong player ng Cambodia mga bro na injured. Plasabayan pa yan ng init sa loob ng court, nautusan pa miski ang ball boy ng Gilas. Well, dahil sa injured si Oftana, pinalitan siya ni MGR si starting 5, abang apat na tall block agad ang nakaline up sa Cambodia. Pisikalan agad ng laban, dive sa bola si Brownlee. First two field goals naman ng Gilas ay galing sa BPC na si Sistan. Pero agad nagpaulan ng 3 dyan ang Cambodia. Kung di ako nagkakamali mga bro, dadalawang local lang ang ipinasok sa kalaban. Ultimo yung commentator mga bro, alam na maraming naturalized import ang home team. Tinamaan ng malas si Brownlee at walang naitalang punto. Sa opening quarter, si Sistan lang ang may kataasan with 9 points. Pero tinambakan tayo ng Team USA, este Cambodia pala, yung number 4 na import, mamaw maglaro. Siya din ang leading scorer ng Cambodia, pinag-stumble pa ang depensa ni Newsom. Kumanapan ang end 1 basket to end the first quarter, 26-14. Second quarter, hindi pa din talaga makabutas ang nag-iisa nating import na si JB. Kahit si Perez, mga bro, alat din, mintes ang reverse layup. Buti na lang nandun si Nicolas Batum para sa rebound, pero malaki pa din ang hinahabol ng Gilas. Hirap din makapunto sa ilalim sa laki ng mga import. Tamang tulak na lang tuloy si MGR sa kalaban. Pinakitaan din ni Sistan ng signature pang pamas na acting ang kalaban, pero heto ang nakakatakot mga bro dahil sa pangit na flooring, heka muntikan ng malagay sa peligro ang pagkakalanding ni Newsom. Kahit etong si Brownlee mga bro at yung player ng Cambodia, kamuntikan na. Samahan pa yan ng napakainit na court. Alata sa mukha ni Newsom mga bro yung pagkakapula ng kanyang mukha dahil yan sa init. Hype na hype pa tong coach ng kalaban mga bro, kahit wala naman siyang local na ipinasok. Last minute magkakapikunan pa itong si Chris Ross at yung import ng Cambodia. Mabuti na lang at naawat agad. Natapos ang halftime mga bro, nagpabaon pa ng huling 3 ang home team kung saan tambak na tayo ng 18 points, 47-29. Third quarter, nabuhay ang opensa ni Brownlee mga bro. Dinakdakan ng import ng kalaban na ibaba natin sa 10 points ang lead ng home team. Yun nga lang, madali lang din nakakasagot sa kabila ang Cambodia. Ikaw ba naman may starting 5 na puro import? Balik ulit sa 18 points ang kalamangan ng home team matapos ang 8 to nothing run. Tamang celebrate na naman tuloy ang coach ng kalaban. Last minute, magkakainitan na naman, pero etong si Tolentino naman at yung isang import ng Cambodia, nagkauntugan na mga bro, hindi atras sa suntukan na etong si Tolentino. Kahit sa kabilang court mga bro, sinusundan siya ng player ng Gilas. Well, dala na din yan ang frustration sa laro kung saan naghahabol pa din tayo ng 19 points sa pagtatapos ng third quarter, 66-47. Well, fourth quarter mga bro, nagkaroon pa ng run ng Gilas at naibaba sa 13 points ang lead ng Cambodia. Yun nga lang mga bro, sa tuwing gagawa ng run ng Gilas, nakakasagot naman agad sa kabila ang Cambodia. Kaya naman kahit anong paghabol pa ang ginawa ng mga players natin, natalo pa din tayo sa dulo ng Team USA. Kung saan parehas nakapagdala ng double figure ang kapwa Hinebra players na si Sistan at Brownlee. Sunod na makakalaban natin mga bro ay ang Singapore sa March 13, 2 p.m.